ang katotohanan tungkol sa viral na laruang Lato-Lato na malamang na hindi mo pa alam. Isang mabilisang pagsusuri at pananaliksik tungkol sa nagtitrend na laruang pangbata na tinatawag na Lato-Lato. Ang laruang ito ng mga bata ay tinatawag na Lato-Lato at madaling makilala sa pamamagitan ng dalawang bolang plastic na konektado sa iisang tali. Upang malaro ito, dahan-dahan mong iuugoy ang dalawang bola ng pababa at pataas sa pamamagitan ng tali at makalilika ng tunog ng clacking habang patuloy silang umahampas sa isa't isa. Nag-viral ang laruang ito mula nang makitang pinaglalaro nito ng presidente ng Indonesia na si Joko Widodo noong nakaraang taon. Marami pang ibang pangalan ang laruang Lato-Lato. Ayon sa Borneo Post, ang pangalan nito mula sa isang salitang Bugis na Lato-Lato na kung isasalin ay nangangahulugang paggawa ng mga tunog ng clacking. Gayunman, hindi lang iyon ang pangalang ibinigay sa laruan. Pagkalipas ng mga taon, ang laruan ay tinatawag ding katokato, etek-etek, nok-nok at tuki-tuki sa ilang bahagi ng Indonesia. At clackers, click-clacks, knackers, kerbangers at clankers sa bansang Ingles. Ito ay unang ginawang tanyag sa US. Ayon sa Groovy History, bago ito sumikat sa Indonesia, ang laruan ay unang inilapat sa mga kamay ng mga batang Amerikano noong huling bahagi ng 60s hanggang unang bahagi ng 70s. Kilala bilang clackers noong panahong iyon. Gawa ito noon sa salamin. Ang mga clackers ay dating gawa sa tempered glass na kadalasang hahantong sa pag-indayog ng mga bola hanggang sa sumabog. Pagkatapos ay pinalitan ang bola ng goma. Bagamat mas ligtas, maaari pa ring magdulot ng mga pinsala kung lalaruin ng basta-basta. Ito ay pinagbawal sa apat na magkakaibang bansa. Ayon sa Cosmo, ipinagbawal ang Lato-Lato sa US, UK, Canada, at sa Egypt. Ito ay dahil sa mga panganib sa kaligtasan ng larong ito at ang pagtaas ng bilang ng mga naiulat na pinsala sa panahong iyon. At pinagbawal din ang larong ito noong 2017 nang kunin nito ang palayaw na Sisi's Balls ang kanilang pangulo na si Abdul Fattah al-Sisi. Dahil hindi nagustuhan ng pangulo ang pangalan at dahil dito, inutusan ang pulisya na arestuhin ang mga nagbebenta at kumpiskahin ang lahat ng mga laruan sa palengke noong panahong iyon. Bago ito ganap na ipinagbawal, itinampok din ito bilang sandata sa anime ang JoJo's Bizarre Adventure. Ayon sa Swara.com, ang laruan ay tinampok sa napakasikat na anime. Kung nagustuhan mo ang ganitong mga video, pakishare na rin sa iyong mga kaibigan at kapamilya. Maraming salamat. God bless!